Magandang umaga po. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni na Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takeuchi, Florida Tabian, Wilma Domingo, Banji Villanueva and family, Bong and Helen Odon and family, Bobby Castillo, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez family, at ni Lydia Kaskasan and family. Gayon din ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Edward Namit, Jasmine Sebeldea Lim, Amalia Henyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontinieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Samantha Julia Berakit, Roseni Correa, Rowena Vergara, Evangeline Lacap, Zarina Harley D., Zenaida Arce, Chairwoman Violeta Decena, Eric Jan Rehuso, Alma Macario, Rafaelito Francisco, Carl Mangundayaw, Stephanie Chelsea Carion, Sharon Co, Gertrudes Machuca, Estrella Gomez, Melencia Mande, Emmanuel Diaz, Chelsea Corsino, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Angeline Mendoza, Renato Uy, Sofia K. Elpa, Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Ofelia Monleon, Zenia Sagun, Rebecca Hesup, Angel May Bugayong, at Lina C. Gayon din ang natatanging kahilingan ni Lou Alcober, Stephen Kurt Robles, Carlito and Ora Madayag and family, Cherry Manzano, Fernando Cuaterno, Arcilia family, Lydia Kaskasan, Patrick Escota, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Gillette Yopanco, Christina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Baby Faye Martinez, Nikki and Cha Martinez, Aherico Texon, at ni Vanji Villanueva and family. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang para sa mga kaluluwa ni na Dario, Dorotea, Father Odon De Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Reynaldo, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Reggie Melo, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita, Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mendanyo, Jose Noli Colenares, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Karangan, Florentina Agulto, Domingo Go, Jaime, Benjamina, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Pineda, Dr. Juanalito, Doktora Lorna Mercado, Teresa Navarra, Jaime Agulto, Jesus Jr., Reynaldo Kaskasan, Basilia, Laureno, Felicidad, Rogelio Salas, Angela Lee, Christian Vargas, Alejandro, Salvacion, Nympha, Dante, Jacqueline, Basilio, Ramon, Blanquita, Yodola, at Julia. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Pope Emeritus Benedict XVI. At para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Zenny Barricanosa. Magsitayo pong lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at dugtugin ng gitara, at ang kaya ay ang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, kaya Panginoon'y dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaya ay ang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, ipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ulitin po natin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tugon. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Tugon. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Tugon. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Tugon. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, inawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo at nagkahatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Inanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Inahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules para sa unang linggo sa tinatawag nating karaniwang panahon. Halos nagbabalik na tayo sa normal, sa regular na routine ng ating pang-araw-araw na buhay. Pero maganda po na kamustahin natin ulit. Kamusta po ba? Masaya ba? Masaya ba kayong gumising? Kahapon, kamusta? Maraming ginawa? Naglaba? Namlansya? Nagluto? Iba, nagtrabaho pa? Habang ginagawa, may gawain bahay. Yung iba ay may trabaho, kaya kailangan pumasok ng opisina o ng kanilang pinagtatrabuhuhan. Alas 8 hanggang alas 5, nagtatrabaho. Pag-uwi, magtatrabaho ulit sa bahay. Asikasuhin pa ang pamilya. Asikasuhin pa ang buong bahay. Pero malinaw ba sa atin na ang mga ginagawa natin ay hindi lang basta trabaho, kundi ito ay isang paraan ng paglilingkod natin base sa kung saan tayo tinatawag ng Diyos. So, paglilingkod. Sabihin nyo nga po, paglilingkod. So, ano man yan, kahit ikaw ay may bahay, ikaw ay may posisyon sa opisina o sa iyong pinagtatrabahuhan, kahit maging sa mga estudyante, sa mga eskwelahan, no? Yan ay isang paglilingkod. Pero ngayon, tinuturo sa atin, no? Kahit ito, yung pagmimisa, no? Pag-gising na umaga, tapos yung mga request, no? Ito ay isang paglilingkod na tawag ng Diyos sa atin. Iba-iba ang ating ginagampanan, iba-iba ang ating mga gawain. Sa araw na ito, tinuturo sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng kwento sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos kung ano sekreto para tuluyan natin na araw-araw magawa natin na may sigla ang ating mga trabaho, ang ating mga misyon na paglilingkod. Sabihin nyo nga ulit, paglilingkod. Tingnan nyo po, no? Sabi dito, pinagaling
yung kwento po, no? Pinagaling ni Jesus yung biyanan ni Simon Pedro. Pagkatapos noon, dagsa, ang daming pumupunta. Ang daming inaalihan ng demonyo, mga may sakit, iba't ibang mga karamdaman, dinadala kay Kristo. Pinagagaling niya lahat. Pero hindi nauubos, hindi natatapos. Pero yung sumunod nun, ang sabi, bire mo, no? Maghapon na yon, ha? Madaling araw pa lang, bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at doon ay nanalangin. Pagkatapos manalangin, back to work. Ang daming naghahanap sa kanya, ang daming gustong magpagaling sa kanya at ang sabi din ni Jesus, kailangan ko rin pumunta sa ibang lugar. Marami pa yung nangangailangan din na kailangan makarinig ng salita ng Diyos. Ano ba ang, kung ganito yung nangyayari sa atin, ano yung nagiging tugon natin? Ano yung nagiging damdamin natin na hindi dapat sa tingin nyo? Ano yung nagiging reaksyon natin? Kabaligtaran ng reaksyon ni Jesus. Ang reaksyon natin, ano ba naman yan? Ako na lang lagi. Hindi na nauubos-ubos. Pagod na ako. Ako na lang lagi. Kaya tuloy, sa buong maghapon, nakasimangot. Sa buong maghapon, yung mukha, wala lang. Parang robot. Walang sigla yung kanilang pagtatrabaho. Eh kasi hindi na nagiging malinaw na ito ay paglilingkod. At ang paglilingkod, dapat may saya, may ngiti, no? Talagang alam mo eh. Alam mo na ginagawa mo ito dahil ito yung paraan mo para makapaglingkod sa Diyos. Pero kung wala yan sa isipan natin, trabaho lang talaga. At nakakapagod yan. Ang pananalangin, hindi yan nakakapagod dapat. No, ang pananalangin, ang pagdarasal. Dahil, katulad ni Jesus, yan ang pinaghuhugutan niya ng lakas para magawa niya ang kanyang misyon na makapaglingkod sa tao. Alang-alang sa pagsunod niya sa Diyos. Kaya, tingnan natin, no? Pagkatapos ba ng misang ito, pagbalik niyo sa tahanan ninyo, nakangiti ba kayo? Nakasmile ba kayo? O bubungangaan niyo na naman yung mga daratnan niyo sa bahay? Tanghali na, ikaw na naman magluluto, nagsimba ka na nga, ikaw pa magluluto. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon. Kasi nga, ito ay, kumbaga, hindi man madaling araw, pero bumangon kayo, kahit sa online, yung mga may trabaho na iba-ibang oras tayo, yung iba gabi na, matutulog na lang, pero nagsimba pa online. Yung iba naman, kagigising lang, pero nagsimba online. Pero sana mas ma-feel ng mga tao yung talagang ginagawa natin. Kaya yun yung sekreto na hindi dapat alisin. Kahit sa dami ng ginagawa natin, sa dami ng trabaho, kasi pasalamat nga tayo, may trabaho tayo eh. No, sa mga nagtatrabaho abroad, pasalamat tayo, may trabaho. Pero wag na wag kakaligtaan yung buhay espiritual. Kasi pag matamlay ang buhay espiritual, walang sigla ang ating paglilingkod. Amen? Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dali natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingang puno ng pagmamahal. Ang ating pong itutugon, Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig,
lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimigati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at iyong mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at iyong mga namimigati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawaan sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Dilugdin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, gayon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, mga agarang paggaling, mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasaamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Iginalugod mong sa kanya'y baguhing mabuti ang lahat. At sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan,
pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kataasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa gapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa araw-araw at patawarin mo kami sa araw-araw.
sa amin at huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at tiadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y na naramdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang.
Ipagalo mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Umayon at ipayan kanyang pagkalingatabang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pang ang pagtangis, apot pasakit, ang pangalan niya'y sinasambi. Humayun at ipayan kanyang pagkalingatabang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.